Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galib shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action at mga ka-camping, no? Pero bago po tayo mag-proceed sa ating pinakamain topic, nais ko munang batiin ng happy, happy Father's Day po ang lahat ng mga tatay, no? Kagaya ko po, no? At sa tatay ko po din. Yan, happy, happy Father's Day sa iyo po, Papa. Salamat-salamat po sa iyong paggabay sa akin, no? At laging kinukumusta. Yan, mag-ingat ka po palagi dyan, Papa, no? Sa muli, happy, happy Father's Day po sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa ating programang The Action Man, no? At ito po, may kunting reminders lang po ako sa mga asawa dyan, no? Sa mga asawa dyan, oh! Makinig kayo dyan, no? Sa ngayon po, ang Father's Day ngayon po ay dapat mahalin nyo ang inyong mga asawa, ha? Ayan. Ito po ang kunting reminders ko po sa mga asawa dyan. Ang inyong mga asawa ngayon, bawal po palabahin, bawal pa planchahin, bawal pa anuhin, pawalisin. At pinaka-espesyal, bawal po sila sigawan. At kung pwede lang, pwede nyo po silang painumin. Okay? Pero bukas, pagkatapos, iduso nyo na lahat ng hugasin ng pinggan, labahin, at walisin. Ayan, iduso nyo na at pwede nyo na po silang sampal-sampal. Ayan, tawa muna tayo mga ka-action, no? Kasi ako ngayon, wag na, hindi ko na i-share ang aking pinagdadaanan, okay? Kaya tinatawa ko na lang muna ang sarili ko, no? Ako, exempted po ako sa sigaw, exempted po ako sa plancha, exempted po ako sa hugasin, exempted po ako sa labahan. Gawa nang wala naman po akong partner, single dad na po ako ngayon, no? Kasi naghiwalay na po kami ng asawa ko 7 years ago. Kaya ito po, mag 8 years na. And then ito nga po, single na single po ang inyo. Hindi as in single na, single daddy lang, single daddy, no? Kasi may mga anak po ako, no? Ayan, sa gusto po dyan, charot! Ayan, naglandi naman ako dito sa atin, bro. Ayan. Woo! Ayan nyo muna ako maglandi dito, no? Sa mga tatay dyan, ha? Sa mga tatay, oh, maging loyal kayo sa inyong mga asawa, ha? Pag hindi nga kayo maging loyal, pambunalan to, ha? Ayan, tinatawa ko lang mga ka-action at mga ka-camping ang ating pinagdadaanan ngayon. Pero kayang-kaya po lusutan ito at kayang-kaya, ano yun, ng idol nyo, no? Salamat-salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa araw-araw nating programang The Action Man, no? Okay, mga ka-action, no? Proceed po tayo sa ano natin, sa pinakamain topic po, no? So, ayan po, nakikita nyo po yan, mga ka-action. Yan po ang Okta Survey, no? Okta Survey. Saan po ba kinuha yung 76% na yan na nakuha ni Mr. President Bongbong Marcos? No? Yan po ang tanong natin dyan. Saan po ba kinuha dyan? Okay, kasi dyan sa caption kasi, no? Dyan kasi mga ka-action, dyan sa 76% na yan, ay nagsasabi daw o naniniwala na sa tamang direksyon daw ang bansa natin sa ilalim ng Administrasyong Marcos. No? Yan, nakakuha po ng 76%. At ang hindi naman naniniwala ay 10% lang. At ang undecided is 13% lang. So, yun po ang naging resulta ng survey, no? Nagbasa po tayo ng mga comment at marami din pong negatibong comment kasi nga po ang ilan doon na nababasa natin ay hindi na naniniwala dito sa mga survey-survey na ito, no? Mas naniniwala po sila sa actual na survey, no? Paano po ba ito ginagawa ng Okta Survey, mga ka-action? So ito sa opinion ko lang po, no, ito po ay umaano po sila, nagtatanong sa halimbawa sa 2,000 or 3,000 respondent, no, nagtatanong sila sa mga ganito-ganito at yan na po ang naging resulta, no. Pero hindi ko alam kung actual ang pagtatanong o via online, no, kagaya ng ginagawa ng Dili Global, ano yon, yung isang ano na nagsusurvey day, no, via online siya sa pamamagitan ng booting, no. Pero ang sabi nga ng ating mga netizen, no, mas maganda po talaga ang actual, no? Kasi nakikita po natin talaga ang senaryo dito sa bansa natin na wala po tayong ano, hindi po natin sila pakialaman kung yung survey na yan is 76% ang nagsasabi is nasa tamang direksyon ang bansa natin, no? Okay, opinion nila yan, no? Ang 76% na yan. Ngayon, opinion din po natin to, no? Opinion po din natin to. Kasi po, sa survey po, yung mga content creator din po kasi mga ka-action na kagaya ko, no, nakikita po natin yan sa mga video nila Maharlika, no, at totally tayo po mismo nag-actual interview po, no. Ito ang kukunan po natin ng base mga ka-action, mga kakamping ka. Sa actual interview po kasi, sa actual interview, doon kay Maharlika, maraming nagsasabi talaga na mahirap na hirap na, no? Hirap na hirap na. So, sa mga naging opinion nila na hirap na ang bansa natin, masasabi ba na nasa tamang direksyon ang bansa natin? Di ba?
At doon po mismo sa actual interview ko, nag-interview po tayo actual ha, actual na apat na respondent, no? So, may isa lang po doon, na nagsabi na siguro hindi pa naman sabi niya na mag-antay, no? Kasi ano pa lang naman daw, ganun-ganun, marami daw ginagawa si Mr. President, no? So, sa apat na yon, tatlo po ang nagsasabi ng totoo na talagang mahirap ang bansa natin at lugmok na po sa kahirapan, no? So, ibig sabihin, sa tatlo na yon, isa lang po ang medyo ano pa ngayon, gitna-gitna pa, no? So, kung yan, basihan natin, marami din ang nagsasabi kasi na parang bias na o kung kaya may something, kaya yan ang pinapalabas na survey, no? Pero kung sa actual talaga, naniniwala talaga ako, kung actual talaga manumano na magtanong dyan sa kalye-kalye, talagang marami ang nagsasabi na talagang mahirap na ngayon at wala na talagang tamang direksyon ang bansa natin. Kasi pag magsabi kasi ang isang netizen na mahirap na talaga, masasabi pa kaya natin yan na nasa tamang direksyon ang bansa natin? Di ba hindi, no? Kaya napakahirap paniwalaan itong mga ganitong survey na to, pero wala po tayong magawa, survey po nila yan, pero mas maganda po talaga ang actual na survey, doon po tayo mag-base, no? So, bahala na po dyan yung 76% na yan, kung sino man ang tinanong nila dyan na nagsabi na nasa magandang direksyon ang bansa natin sa ilalim ng Administrasyong Marcos, no? So, muli, ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day!